gabi ng unang simbang gabi, siwa na isang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasihan sa kanyang liwanag. Ating payabungin ang malalim na pagkagutom at pagkauhaw kay Kristo na siyang tunay na liwanag na ibinibigay sa atin sa banal na Eukaristiya. Liturhiya, sapagkat ang simbang gabi ay bahagi ng pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas, ipinasya ng kapulungan ng mga obispo at pinagtibay ng banal na papa na pagkalooban ang Disyembre 16 ng palagi ang pagbasa at panalangin. Mula ito sa Biyernes ng panahon ng pagdating, itinakda rin na puti ang kulay sa liturhiya ng simbang gabi at may papuri sa Diyos. Maaari rin gamitin ang misa sa panahon ng pagdating sa karangalan ng Mahal na Birhen. Mayroon po tayong second collection para sa lupon ng kabataan. Turo ng simbahan, magkusa tayo na pukawin ng pagkagutom at pagkauhaw kay Kristo. Hindi natin dapat asahan na basta na lang ito mangyayari tulad ng pagkagutom at ng pangkatawan. Ito'y pagkagutom at pagkauhaw na espiritual na nangangailangan na udyok ng pananampalataya, na biyaya at pakikiisa ng ating diwang espiritual. Magsitayo na po ang lahat. Simulan natin ating pagtitipon sa pamagitan pagkukrus sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Palapakan natin ang Panginoon. Ang ating pumisa ngayon ay umaabot sa mga kapatid natin nagtatrabaho sa ibang bansa sa pamagitan po ng internet. So ito po yung live streaming. So nais nating dalhin ang mensahe ng pagdating ni Jesus
at sa papuri, ating gagawin ang pagsisindi ng mga parol ng ating simbahan, ng mga ilaw. Tandaan na si Kristo ang liwanag upang tayo maging karapat-dapat taus-puso nating pagsisihan ang ating mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay, inaamin ko sa mga pangyayariyan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawad tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin. Awitin ang papuri, naiyahan ang lahat ang magsisindi ng mga poste para pag-alakan natin sa paghahanda sa tinatawag na kapaskuhan. Awitin natin papuri sa Diyos. Awitin natin papuri sa Diyos. Thank you.
Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, ang maibigin mong paglingap, ang siya nawang mauna at subaybay sa amin, upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtanawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw, ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, matutunghayan natin ang pangakong gagawing pagliligtas ng Panginoon sa mga matuwid at makatarungan, sa mga buong pusong naglilingkod at higit sa lahat, sa mga tapat sa tipan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong Panginoon ang gumagawa ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay para masinsinang patak ng ulan. Dahil dito, maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Ako ang Panginoon ang magsasagawa nito. Ang Panginoon, ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong isang mainam na tirahan. Siya ang may sabi, akong Panginoon lamang, ang Diyos at wala nang iba pa. Magsanggunian kayo, sino ang makakukuha ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong Panginoon, ang Diyos na nagligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat at sa aking pangako at di magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangako silang magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay at mapapahiya sino man sa kanya lalaban. Ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ang Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa aming iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Magsitayo na po ang lahat. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang pagliligtas na hinihintay ay dumating na, na pinatotohanan ni Juan at ng kanyang mga gawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. Ay kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang magagawang pinapagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginagawa. Yan ang patotoo na ako'y sidugo niya.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Bati po muna natin yung mga katabi natin. Good morning po. Good morning. At sa ating siyam na gabi, ay sana po as lalo-lalo na binabati ko lahat na bagang gumising. Ano, kagabi habang umuulan, ano, sa unang simba gabi kagabi, pinadama ang blessing the Lord. Ano, habang nagmimisa ako, ay naranasan ko yung ulan. Ano, yung mga tao sabi ko, ako lang ang nakakaranas ng ulan. Sabi ko, ako lang ang makakaranas niyan. Bakit? Sapagkat itong susunod na mga araw, matatakpan na yung butas doon ng stained glass. Kaya di naman ko yung ulan kagabi. Ano? Maganda talaga yung nagpapagawa. Bakit? Sapagkat yung karanasang ito, the best time, ayan, ng ating simbahan. Ano? Ang iba sa inyo ay naiinip siguro kung kailan matatapos. Ayan. Nung ako'y nagpapagawa ng Divine Mercy, nag-uumpisa pa lang, may lumapit sa akin, mayroong isang Amerikanong pare na nagpunta sa Pilipinas, na meet ko po sa States, na tinignan niya yung paggawain natin dito sa Bulacan. Makita niya sa akin, nakita niyang napakalaki ng project. A word of encouragement na sinabi niya sa akin na palagay ko po, word of encouragement sa inyo na sabi niya, this is the best time of your life. Sabi nga niyo doon sa katabi niyo, this is the best time of your life. Bakit? Sapagat itong nakikita ninyo, di na ninyo makikita pagdating ng panahon. Bakit? Sapagat magiging iba na. Ano? Matatapos sa simbahan, parang komportable tayo. Pero ngayon, kahit po sabihin natin, walang pintura simba, walang tiles, ano? Pero ito yung pinakamaganda. Bakit? Sapagat tayo ang bumubuo ng simbahan. Ang iyong maliit na tugon ay napakalaga. Kaya, mamaya, kayo ay maglalagay na mga iba't ibang palamuti, ano? Kayo magpapatotoo na ang simbahang ito ay gawa dahil sa inyong pananampalataya. Amen. Palapakan natin biyaan. Sa araw, ako'y nagdadasal. Sabi ko, Lord, bakit pabagal ang pagawain? Bakit wala ka ipadala dito isang tao? Sabihin lang ng tao, ako na magpapagawa. Ano? Pero alam niyo, naranasan ko po yung simbahan na isang tao lang o tatlong tao lang actually nagpagawa ng simbahan yun. Pero alam niyo, nung ako'y dumating doon, unang na-observe ko, walang tao. Walang tao. Ano? Para nakita, meron dito, makita kayong malaking simbahan dyan sa Bandarian. Hindi Katoliko. Daan ako ng daan, araw-araw. Pero pag Linggo, wala akong nakikita. Mabibilang ninyo. Pero mukhang dito, kahit nung wala pang bubong ito, nakita ko dumami at patuloy na dumadami. Bakit? Sapagkat tayong lahat bahagi sa pagbuo ng napakagandang simbahan para sa Panginoon. Amen. Palapakan natin. Ano ang ating purpose sa buhay? Ano, mahalaga makita natin purpose natin. At kasabay ng ating misa simbang gabi ngayon, ano, yung misa natin, isa tayo sa nagsisikap. At alam ko may mga simbahan din na inaabot ang mga kapatid natin. Ano, 10% ng ating total population po, 10 million o 100 million tayo, 10 million po mga kababayan natin nasa ibang bansa. At ano ba yung karanasan sa ibang bansa? Ano, mahirap po. At isa sa pinaka inaasam na mga kababayan natin ay magdiwang ng Pasko basis sa tradisyon natin. Isang araw, may nag-alok sa akin, ano, nagbibisyon ako sa Amerika ng August, sabi sa akin, Father, bibigyan po namin kayo ng offer.
pre-trip, 12 days sa Amerika. O hanggang, kailan naman sabi ko, aalis kayo sa Pilipinas December 15. Pabalik uuwi kayo December 26. Sabi ko, simbang gabi yun. Yun nga ho, purpose. Kaya namin kay pamamasirian . Wala ho magmimisa sa amin dito sa Amerika. Inaasam po namin ang simbang gabi. Kaya yung nakikita natin, isang biyaya para sa atin. Sapagkat maraming lugar na hindi nakakaranas ng ganito. Yan. At gagawin ang lahat para lamang makapagsimbang gabi. Sa Middle East, may kakwento anak ko naglalakbay po ng 2 oras. Hindi dahil po sa traffic. Malalaki ang karsada sa Middle East. Maluluwag. Pero ganong kalayo po yung kanilang bahay doon sa simbahan para makapagsimba lamang. Tayo, ito lang. Tapat lang ng simbahan, konting lakad, napapagod na, tinatamad na. Kaya po, ang aking encouragement sa iyo, buuin ninyo ang siyam na gabi. Amen. Palapakan natin biyayin. Sana po, mahirap itong umaga para sa, kaya nga medyo tinanghali natin, para mas mabuo ninyo. Binigay na nga yung edge sa atin. Paano kaya kung ginawa ko itong alas 4? Alam po ninyo, nung bagong pare ko, konti pa pare noon, naku, sa paghahangad nung may isang baryo dyan sa Malolos, ako'y nasa Pulilan. Wala silang makuha ang pare. Kaya sabi sa akin, Father, sige na po, pumayag lang kayo. Kahit anong oras? Anong oras? Ha? Kahit po alas 2 ng umaga, ha? Di na ba ako matutulog? Imagine niyo, ganong kahangad sila. At minsan, kailangan maranasan natin. At napakal, bakit? Ano ba ang dahilan at bakit tayo nagsisiyam na araw? Tayo naniniwala na itong mga araw na ito ay araw na mga biyaya para sa atin. Kaya nga po sa araw na ito, ang panyaya sa atin ay magliwanag ka. Sabihin niyo doon sa katabi niyo, magliwanag. Kaya po nagsindi na ng parol. Kaya kayo na sponsor, kaya nagsindi tayo, pagliliwanag. Pero pag tinignan ninyo, bakit kaya may parol na wala atang damit, di pa tapos, para ipakita lang sa inyo na kayo yan. Na para pakita sa inyo na yan ang simbahan. Kailangan pandamitan yung parol. Kasi po ngayon mabili ang parol binibili na lang . Nung bata talaga, nung mga po, talaga ang parol pinagsisikapan. Actually, buong pamilya po nagtutulong-tulong sa paggawa ng parol. Kasi bihira 'yung kanya-kanya. Kaya nga po mayroong mga lantern parade sa UP, sa Pampanga. Isang araw na nakita ko sa Malolos, may lantern parade. Makita nyo, iba-ibang mga disenyo ng mga parol na yun ay pinagtulong-tulungan ng mga tao para mabuo. Kaya nga, sa pagbuo, ang parol natin ay ang ating simbahan. Bubuin natin ito. Meron pa akong minimisahan na factory at ako yung laging kinukuha nila na magbisa. Sila po yung gumagawa ng yung mga nakikita nyo, mga cups na ginagamit sa Jollibee, mga metatak, sila gumagawa sa mga food chain. At tuwing Christmas party nila, bago pagmisa, isasabit ng mga manggagawa yung mga parol. Iba-iba disenyo, malalaki. May iba-ibang disenyo. At makita ko, yun ay ginamit nila, yun yung mga produkto nila, yung mga iba't ibang produkto nila na ni-recycle nila at ginawang parol. Sabi, tinatanong ko yung manager,
noong kumpanya. Sabi ko, bakit nyo ginagawa yan? At ang sabi niya sa akin eh, kasi po by team yan eh. Ayan. Para ngayon yung construction, by team. Ano, kailangan tulungan natin. Ano, maging bahagi kayo. Ano, hindi tapat, sabi ko nga noon, nung ako'y bagong pare, na-assign ako sa parokya. Pag may patay, ang dami ko nakikita mga taga-Tayuban. Bakit? Saka mga taga-Tanawan, bakit walang ginawa kundi tumayo? Walang ginawa kundi tumanaw. Ang itong simbahan natin, nangangailangan sa inyo, sa inyong pagtugon. Kaya nga, ano ang sabi sa atin? Ang payo ni Cardinal Rosales, nung una siya magpunta dito, October last year, October 7 to be exact, October 9. Sabi ni Cardinal Rosales dito sa atin, ang basbasan niya, si Andrew Kim Taigon, anumang magaling, kahit maliit, basta malimit ay patungong langit. Sabay-sabay, anumang magaling, kahit maliit ay patungong langit. Ayan. So makita natin dito yung simplicity na itinuturo sa atin na mayroong kang maiko-contribute saan? Sa pagbuo. Kaya pag nagigising ba, titingnan niyo yung parol. Eh bakit kaya yung isang parol na mga nakakabitin dyan eh, wala pang damit. Baka sinasabi sa iyo, ikaw ito, kailangan mong ilagay ang sarili mo dito. Kailangan ang base sa ebanghelyong narinig natin, marinig natin ano, yung ebanghelyo sa araw na ito. Maging one, maningning na ilaw, maging Juan ka. Ayan. Nung ako po ay maging assistant dyan sa Marilaw, sabi nung aking Paris Peace, Father Sanchez, naging Paris Peace dito, mag-upisa tayo ng simagabi doon sa isang subdivision dyan. Ayan. Yung tabi ng SM, dati wala pang SM. No, textile po dati yun. Yung subdivision na yun ay St. Martin. So, tinawag yung mga tao, sabi, magsisimbang gabi kayo dito. Nagre-reklamo yung mga tao, sabi, eh, wala po kaming chapel. Eh, ang sabi ko, eh, kahit o sa garahe, pwede. Ano, pag umuulan sa garahe tayo, eh, pag hindi umuulan, sa karsada tayo. Ayan, malaki naman yun, kasi paikot yun eh. O, sa kanan, sa una, pumayag. Malaunan, bumabalik na naman, nagre-reklamo, sabi niya, Father, ano, wala po kaming maitutulong, yung wala ko ka pang stipend. Sabi ko, kahit magkano lang yan, ang halaga, mabuo tayo nung araw na yun. Ayan. Okay na ulit. Mamaya, eto na naman, tumatanggi na naman. Bakit na naman kayo tumatanggi? Mahina loob. Eh, masyado po mahalaga, alas 4. Di po kami magigising. Sabi, bakit ba pagka kayo pumapasok, maaga kayo gumigising? Ito para sa Panginoon, di kayo magising. Sabi ng isang parokyano doon, ako nagigising sa inyo. O, di may nag-response. Alam niyo yung nag-response, nagisingin yung mga kapitbahay? Lumpo. Lumpo. Ang gumigising sa mga kapitbahay. Samantalang yun normal, yun ang nagre-reklamo. Ang nag-volunteer, yung may kapansanan. At paano po ginawa ng may kapansanan? Sumakay siya sa trike. Yung anak niya na bata ang sumisikat. Ano? Paano magisa? Hindi siya bumababa sa sakyan. Nagdala ng kaldero sa kakutsaron. At yung kaldero at kutsaron, yun ang pinupukpok. Eh, degising yung mga tao. Imagine niyo. At na matapos ang simbang gabi, sabi nila, totoo pala, Father, maganda pala yung blessing ng simbang gabi. At pagkatapos noon, nagpasya sila na magtatayo sila ng kapilya. At pagpunta ngayon, may kapilya na doon. Yung kapilya ngayon ay kapilya ng Divine Mercy doon sa St. Martin sa tabi ng SM Marilaw. Amen. Palapakan natin yan. Ito hindi kwento na ginawa ko, kwento na nakita ko, naranasan ko. Kaya nga, kung ano man, misan di natin makita,
Abayaan nyo, bilang pastor, para lang ho pa yan eh, ginaguide. Nakikita ko yung pan. Maari hindi nyo maintindahan, minsan yung mga desisyon. Pero eto, last year, nung huli tayong misa dito, natanda ko pagkatapos ng piyesta ng Santo Niño, lumipa tayo doon. Maglaraw dito tayo sa gilid. Ngayon nakabalik na tayo. Isang hakbang na lang. At kaya nga, ano ang tema natin? Sabihin nyo doon sa katabi nyo, malakas sa takdang panahon. Pero bago dumating yung takdang panahon na yan, yun na nagpapakilig sa inyo. Di ba? Pag nanonood kayo, kinikilig kayo. Alam na mga siguro ko ano na yun na sinasabi ko. Araw-araw, inaabagan nyo. Tatlong oras kayo nakaupo sa television. Pero ang tanong, kaya mo bang maupo ng tatlong oras para sa Panginoon? Habang yung po mga ilaw na yan, palamuti na yan, naku, hindi tatlong oras lang. Nakita ko ilang araw na tuwing pagkatapos ng misa, nakita ko nandiyan na pagdating ko ng hapon at ako'y may mga nilakad, nandito pa rin. Sa mga nag-volunteer para gumawa, hindi ko na kailangan banggitin sapagkat kaya ako ayaw banggitin, gusto ko diretso kayo sa langit. Amen. Palapakan na. At ano ang nagigwan? Naging tugon nila, anumang magaling kahit maliit ay patungong langit. Yan. Uti-uti natin masisilayan. Ano? Baka po sa awa ng Panginoon, ano? Hindi ko naman pwedeng paalisin yung scaffolding. Bakit? Eh, kailangan mo na unahin yung kisame natin para pagbaba. Yan. Sunod-sunod na. Ano? Kisame, flooring, pinisi na siya, flooring na. Abay, malapit na pala. Sa totoo lang, sabihin nyo doon sa katabi nyo, malapit na. Okay, malapit na. Huwag nyo sabihin, matagal pa. Eh, negative kayo. Matatagalan ako pag yan ang sinabi nyo sa akin. Bakit? Doon pala makikita ko na ano kung anong klaseng pananaw meron kayo sa buhay. At bakit natin sinasabing malapit na? At yan ang simbang gabi. Malapit nang dumating si Jesus. At sa pagdating ni Jesus, ang paan niya sa atin maglingkod at umibig sa Kanya. Sabihin natin, maglingkod at umibig sa Kanya. Sa pagpapatuloy po ng misang ito, sa unang araw, ipagdadasal ko po ang unang biyaya para sa inyo. Ang biyaya ng pagtityaga. Kapag may tiyaga, may nilaga. Palagi ko po, nakuha yung kasabihang yan sa araw ng simbang gabi. Sapagkat, ewan ko kung tradisyon yan. Ako po, nakasanayan ko po yung tradisyon na yan na yung pinakamasarap na pagkain sa Pasko na makakain ko ay araw ng Pasko sa midnight mass. At ano po yon? Yung nilaga. Ano? Kasi ngayon eh, instant na. Instant tinola. Lahat instant. Ano? Pati asawa, instant na lin. Ano? Wala na itiyaga. Kaya itong siyam na araw na ito, magtityaga kayong gigising ng maaga. Magtityaga kayong maglakad. Magtityaga kayo. Pero ang biyaya nito, pagkatapos ay nilaga, ibig sabihin tagumpay. Yung ating pagtatiyagang ito, ano, sa susunod na taon, hindi na natin makikita stage na ito. Namnaminin nyo. Ewan ko, pagka kayo kumakain, lulun lang ba kayo ng lulun? Di ba? Paano nalalaman yung masarap na ninanamnam? Kaya itong panahong ito, namnamin natin yung ating karanasan. Ano? Itong karanasan ito, hindi na babalik. Ano? Kayo lamang ang makakaranas ito. Para mas lalo nating manamnam o ma-enjoy at laging maglingkod at umibig tayo sa Diyos. Tapusin natin ito sa isang panalangin ng paglilingkod at pag-ibig sa Diyos.
Tumahimik tayo sa mandali. Panginoong Jesus, sa araw na ito, tulungan tayo nating choir para makapagdasal, para mayalay natin ang unang araw natin. Let us come and to love and serve the Lord. Amare et servire. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire. Omnibus in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare servire. Omnibus in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire. Omnibus in everything, everything love and serve. Mawi tayong lahat. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire. Omnibus in everything love and serve the Lord. In omnibus amare et servire, Dominum in everything love and serve the Lord. In everything learn to love and serve the Lord. Sa lahat ng bagay, sa mga araw na ito, matuto tayong magmahal at maglingkod sa Diyos. Amen. Tatayo po tayo. Mga kapatid, sama-sama tayong mananalangin. Sa bawat panalangin, ang ating tugon ay Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Upang ang bawat kasapi ng simbahan, lalo na ang pamilyang Kristiyano, ay magtanod sa tuwina at maghanda lagi sa pagdating ni Kristo ng awa at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Upang ang bawat isa sa atin ay magnasa, natanggapinawa at si Kristo ng liwanag sa banal na Eukaristya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Upang tulad ni Juan Bautista, tayo ay manindigan para sa katotohanan bilang apostol ng Eukaristya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Upang ang mga yumao ay magkamit ng liwanag na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Mga kapatid, iyong ulo, alam kong may magagawa niyo. Sinabi ni Jesus, kapag dalawa, tatlo nagtitipon,
naroon siya kasama ang mga kapatid nating manggagawa sa ibang bansa sa pamagitan ng Internet TV. Bahagi natin ito sa ating pagtugon sa Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lagay natin yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong di ringgit. Alam kong di ringgit ng Diyos ang sama ko. Alam kong di ringgit ng Diyos. Alam kong di ringgit ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin, alam kong diringgin ang Diyos ang sama ko. Ama naming mapagmahal, tinataas ko po sa iyo sa araw na ito ang mga taintin na panalangin ng mga taong tinipon mo ngayong umaga ito sa simbang ito, lalong-lalo na po ang mga magulang. Akayin mo po sila na maakay ang kalang mga anak batay sa iyong kalooban. Itinataas ko po sa iyo ang mga kabataan sa kanilang mga pangarap na maglingkod sa iyo at sa mga dukha. Ibinabalik ko po sa iyo mga nagkasala sa umagang ito. Ilumin mo ang mga sugat sa aming puso. Sa taon ng awa, maranasan namin ang walang hanggang awa. Sa iyo kami lumalapit, sa iyo may kami tumutugon. Ipatong yung kanang kamay sa balikat ng Alleluia, Alleluia, siya ay muli, siya ay muli, babalik sa atin, Alleluia, Alleluia, upang tayo kunin, kapatid. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, mapit tayo kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Upo tayong lahat at awit sa pag-alay, ating buhay na ating simbahan sa pamagitan ng ating paghahandog. Awit sa pag-alay. Mangyari pong pumina na ang mga magsasabit ng angels, kasunod ng mga mag-aanay ng regular mass offerings, kasunod po ang magsasabit ng bands, tins and bones at ang mga munting paron at stars. Matapos kayong basbasa ng ating kura paroko, ang inyong pong mga alay ay isasabit sa ninya ng garden sa magkabinangginit ng antar. Ang kaliwang ninya ay pupunta sa gawing kaliwa ng antar at ang kanan na ninya ay sa gawing kanan ng antar. Gagabayan po kayo ng ating mga asherets. Ang mga nagsindi po ng inaw ng Grand Paron, Ginang Dolores Principe, ang nagsindi po ng inaw sa Binin, Alberto de los Reyes, ang nagsindi po ng inaw sa Christmas tree sa loob ng simbahan, Ginang Vicky Juan, ang nagsindi po ng inaw sa mga poste, Rupert Inacruz, Sir Minyo Rojas, Engineer Rick and
Catanina Andarinia, Asunta Victor, Ronaldo and Aida Buenaventura and family, Emmanuel Gumapenix, Dec and Destiny Sinbestre, ang nagsindi po ng inaw sa Christmas tree, Beta Ben de Guzman, Lark Gutierrez, Rupert Andres, Ginoo at Ginang Jericho Nicundas, Ginoo at Ginang Edina Cruz, Bobby Benga, Teresita Cabandong, Architect Raun Ramos, Ginoo at Ginang Jeffrey Danisay, Mark and Mitch Ninsangan Dinabega. Ang nagnagay po ng angel sa itaas ng Christmas tree, Ginoo at Ginang Danilo Yacob, Sene Reyes. Para sa pasasalamat, pamaskong handog sa Ninyo Jesus at ang kanilang pamilya. Rosita de Guzman, Jimmy and Lea Mariano, Tony and Remy Complido, Catalina de la Cruz, Francisca Gerona, Leonor Reyes, Minyang Francisco, Rodolfo and Corcoya Mendoza, Crisanta Robes, Dominic Herman, Dennis and Chari de la Cruz, Tuason Family, Julie Dugasyon, Lydia Cruz, Leticia Laban, Carla de la Cruz, Rodel de Guzman, Elizabeth Cruz, Lolita Carter, Ronolpo Alcanari, Confe Evangelista, Javier Lina de la Cruz, Verdi Linda de la Cruz, Michael Soto, Rene Marisa Casero, Teresita Gonzalez, Ludy Cruz, Rowena Isabella, Jacob Tess Bucat, Antonio Irene Villanueva, Beneventura and Gloria, Juan Jr., Pebeli Betty Elilu, Chonet Sigismundo, Mr. and Mrs. Marcos Pineda, Sofia Fernando, Dodi Termulo, Roger Termulo, Celso Tolman, Margarita de la Cruz, para sa natatayang kahilingan ni Irene Benahohan, Maria Katrina Olaso, para sa pagdiriwan ng karawan ni Joan Agnes de Mapilis, Federico Persomala, Reynaldo Fernando, Adelaida Real, Sabina Montano, Ronald Tuason, Krista Pinoy, Arnel Manalang, para sa maagang pagaling ni La Corazon O, Leonina de los Santos, Carol Maria Rose, Regatos, Marisa Jason, Rina Mendoza, Angie Arbit, Rosario Santos, Maria Niedo, Dr. Christopher Cheng, Enrico Carucho, Estrelita Mendoza, Rosalinda Francisco, Conchita de Jesus, Cristo Luis, Carling Sapra, Victor Mendoza, Alex de los Santos, Rining Evangelista, Alexa Delpin, Eugene Borja, Benjamin Abensay, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng himaon nating kapatid, Joy Santos, Resita Carpio, Eduardo de los Santos, Arsenio, Felix, Margarita, Rolando Sr., Teresa, Leonida, Corazon, Marcelino, Dr. Angela, Dr. Ricardo, Armando Sixto, Mercedes, Eduardo, Teofilo, Costina, Armando, Florinda, Abraham, Virgilio, Permina, Emmanuel, Jonathan, Christian, Alan, Perwin, Patrocinio, Presencia, Andres, Rafael, Senior, Mary Glesi, Ernesto, Vicente, Christian, Teresita, Melissa, Teofila, Permin, Andres, Dimas, Jolito, Claudia, Juan, Alexander, Benjamin, Alexander, Rustica, Marcelo, Senior, Mercedes, Alfredo, Alberto, Jr., Pedro, Senior, Lourdes, Pedro, Jr., and Senior, Eliterio, Senior, Simon, Soledad, Marcelino, Remedios, Maribel, Maria Baby Saint, at lahat ng mga kaluluwa na biktima ng terrorist attack sa Paris, France at Mali, at lahat ng mga kaluluwa sa Purgatorio. Ang ating pong mass sponsors, Honda Motors, Anita Mendoza Bautista, Liberty Bank, Tatang Bernas Corporation, Linda de la Cruz, Riopina Uzi, Ernie Garcia, Ginoo at Ginang Roden de la Cruz, Ginoo at Ginang Carlo Samson, Francisco Bakery, Charlie and Terry Samson and family, Roberto Francisco and family, Neticia Arendena and family, ang nag-anay po ng Regano, Mernie Dina Cruz, Nora Ganang, ang nagnuknok po ng Mahal na Birhen, Miguena Villanueva, at ang nagnuknok ng San Jose, Engineer Edward de Luna. Nais kay paliwanag ang pag-iseso, ininseso ng alay, sapagkat mamiyang konti ang kinapay at alak ay magiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon. Ininsesohan ang pari sapagkat siya nagdadala ng lahat ng alay. Ininseso ng bayan sapagkat tayo patuloy na tinatawag na maging bayang banal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga pangyayarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng Diyos. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga panalangin at alay. Anumang kakulangan sa aming kaabang kakayanan, nawa ang pag-ibig mo ay magbigay kapupunan
sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magkasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag na lahat ng propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng malabiring Kanyang inang tunay. Sa kapangyari Espiritong Banal, ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahanda namin maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makakarap sa iyong kadakilaan. Kaya kaisa na anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kapay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Awitin natin. Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na tayong lahat. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Iyan pala ang naparirito sa pala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw ay mayandog ang malinis na alay sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasama naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming nilaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nag-utos na ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanano siya, hinawakan ng tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati ito, niyabot John sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan. Banal na walang hanggan. Maawa po kayo Jesus, sa amin at sa buong sansinuko. Ako po'y nananalig sa iyo. Gayun din matapos sapunan, nawa ka ng kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inebotyon sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sinuko. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Jesus, ako po'y nananalig sa iyo. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Tayo pong lahat. Sarili na inihain,
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pagsasalamat, ngayon aming inialis sa iyo ang buhay at banal na pagayang ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami makapagkasundo sa iyo. Lobin mo kami nagsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay yung puspos ng Espiritu Santo at maging katawan at sandiwa kay Kristo. Kami naway gawing handog niya habang panahon na katalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami na magkamit ng iyong pamana kay isa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose at kay isa ng mga apostol, mga martir, si San Andres Kim Taigon, si San Postina at Padre Pio, kaisa ng lahat ng mga banal na inaasahan naming nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ay aming pakikipagkasundo sa iyo, magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo ang pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ang lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Jose, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang iyong piniling San Bayanan. Digin mo po ang aming kahilingan, ang iyong angkan, at kayo tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong anak sa bawat panigsulok ng daigdig. Kaawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming Yumao, ang lahat ng lumisa sa mundong ito, nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makarating sa iyong piling, samantala magtatamasa sa iyong kaningningang walang mali, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mayo tayong lahat. Amen. Bilang tadati pagkakaisa, awitin lakas loob, Ama namin. Tayong lahat. Oh,
namin na kami i-adjust sa lahat ang masama samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw po payag na aming Panginoong Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ay huwag sa aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ang panglaging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigay tayo kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya na patuloy na tumatawag sa atin. Mapalad tayong tutugon sa kanyang pagtawag. Panginoon, Panginoon, hindi ako rapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maranasan ang awa ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyo. Amen.
Panalangin sa mahal na Panginoon, sabay-sabay. Apo po, Santa Mayang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at katamisan. Ay Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungin nga namin na aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga tamang mawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawit maala, matamis na birhen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos. Na kami dapat makinabang sa mga pangako ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Mari idulog ating kahilingan sa ating malay na. Panalangin sa dakilang awa ng poong Santo Cristo. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibus mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Malala Diyos, malala puspos ng kapangyarihan, malala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong malala sansinupo. Malala Diyos, malala puspos ng kapangyarihan, malala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong malala sansinupo. Malala Diyos, malala puspos ng kapangyarihan, malala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Jesus, sansinupo. Ako po ay nananalig sa iyo. Mawakas na panalangin, Ama naming pagmahal, kaming iyong pinakinabang sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikha, bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamagitan ng Yesu Cristo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo tayo sumandali para sa ilang kalatas. Gagawin po ang second collection para sa patuloy na paggawain ng ating simbahan. Mamamasko sa inyo ang Ninyo Jesus. Awitin natin. Ang Pasko ay sumapit. Mabait po tayong lahat. Tayong lahat. Pasko ay palapakan natin ang Panginoon at paano po kayo makakatulong? Maraming paraan kayo makatulong. Unang-una sa ating second collection. Ang ating second collection ng November ay umabot ng 51,848. Ang mga arkansya na inyalay ay umabot ng 17,338. Ang mga abuloy na ibinigay sa tanggapan ng parokya o kayo ibinigay sa akin umabot ng 22,760. The total na 91,946.25 cents. So, yan po. Second collection. Malaki po na itutulong ng arkansya. Kaya minumukahi ko po. Kumuha kayo na isa. Sa susunod na simbang gabi, ano, yung mari nyo yalay, araw-araw, hulugan nyo ng piso. Sabi nga, anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, patungong langit. Ang ating schedule ng ating simbang gabi ay tuwing alas 5, at sa gabi naman po, 7:30. So, inaanyayan ko po kayo na anyan. Sa araw ng 24, ang misa natin dito ay alas 10. At pinapaalala po,
Ang ating misa pag umaga ay live through internet. At kung yung mga kasambay ninyo, halimbawa nasa Italy, nasa Middle East, ilog on lang sa www.ustream.tv, i-type po ang St. Joseph Vessel of Mercy. O kaya sa www.youtube.com, i-type po ninyo ang Sunday Mass with Father Vic Robles. So yun po papasok. So dalawa ang paraan na ma-log on, makita ang misa natin. Sa katunayan po, may mga nagpapadala ng mensahe sa akin at sinasabing malaki na itutulong nito sa kanila sa ibang bansa. Kaya kung kayo po may mga kasambahay nasa Middle East, nasa Hong Kong, Singapore, at alam niyo na wala silang misa doon, i-log on po. Kaya lang, medyo pagtiisa lang po yung ating server, medyo misan mabagal. So sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pinapaalala rin po, available ang papal commemorative ni Pope Francis. Mayroon po tayong murang Biblia sa halagang 50 pesos at yung kompleto ay 70 pesos lang. Kung bibilin po ninyo sa labas yan, ay abot ng 100 plus. Pero dito 70 lang at 50. Bakit? Ang layunin po natin ay madala ang mabuting balita sa lahat ng mga kapatid natin. So at gayon din po, magkakaroon po tayong po mga yalay niyong Biblia ay ibibigay naman sa mga bata sa ating paaralan. So sa pagtatapos po nila ngayong yung mga grade 6 natin, nice po namin bigyan sila ng Biblia. So magbahagi po kayo sa paghahandog ng Biblia sa mga bata sa grade 6. At magkakaroon rin po tayo ng gift-giving. So inanyayan ko po kayo na mag-alay gabi-gabi. Bukas po ang ialay ay bigas. At sa 17 po ay noodles. Sa 6:18 ay kape. 19 sugar. Milk sa 20 at mga dilata po sa 21 at patuloy na assorted grocery at bigas. At yan po ay ating ipamimigay. Dahil po karanasan natin na hindi naman nasasapat ang ating binibigay, ay kaya minabuti natin sa Christmas party nating katuwaan bingo. So may katuwaan bingo po tayo sa darating na 30, sa halagang 50 pesos po, marami pong tatamaan. Ayan. Ang una niyong tatamaan ay yung pader ng simbahan. Ayan. Di po, biro lang yon. So, unang tatamaan natin, color TV, isang kabambigas, second prize, bisikleta, kalahating kabambigas, cellphone, kalahating kabambigas, despan, flat iron, kalahating kabambigas, oven toaster, kalahating available po ang ticket siguro in 2 days time. Ito pong pera dito ang nakukuha ay ginagamit din sa ating kawang gawa. So, supportahan po natin itong katuwaan bingo nito. At papasalamat po kami, unang-una, hopefully po by 24 ng gabi, sisindihan natin yung ilaw sa ating stained glass. Kung tisilipin nyo ngayon, medyo naninag na, makikita ninyo yung napakagandang stained glass ng ating simbahan. Available po yung mga gilid pa nito. Kung nais nyo mag-sponsor, makipag-usap lang sa akin, hindi ko po tatanggihan ang inyong pagtugon. Maraming salamat po sa pamilya Mendoza at narinig natin ngayong umagang ito ang bagong organ ng ating parokya. Palakpakan natin biyaya. Tinagkalaw po sa atin ang bagong organ ng ating Congressman John Mendoza. Pamilya Mendoza po ang nagkaloob dito at postmaster. Sa lahat po ng mga nagkaloob, patuloy na nagkakaloob sa simbahan, pwede po kayo makapag-ugnayan. Yung po mga nais magdagdag sa pagawain, diyan po sa Pope Francis, meron po diyang mga tao tatanggap sa inyong abuloy para sa proyekto, construction committee po. At kapag wala na sila, pwede po kayo magsadya sa tanggapan, magdala, humingi po kayo ng resibo. Kung ayaw nyo ipasulat ang pangalan ninyo, siguraduhin lang ipasulat ninyo yung anonymous at malaga po ay para sa auditing. So sa inyo pong lahat, maraming salamat. Hopefully po, ang ating na-raise, finally, simula po noong Enero hanggang October, umabot po ng, sa ating second collection, Arikensya, umabot ng 1.2 million. So, yun po ang nakukulekta natin sa sa second collection. Kasama po dito yung mga Arikensya at Abuloy.
Maraming salamat po. At yung dagdag, yung another 1.5 ay nanggagaling sa construction committee. So a total of 3 million ang ating operational budget para sa construction. So yun ang tatargetin din natin next year. At hopefully po, pag na-achieve natin yung next year, makikita nyo, may kisame na yan, naharangan na yan, at uti-uti na natin makikita ang ating pangarap na simbahan. Tatayo na po tayo. Pagkatapos po dito, nasa altar ang dalawang relic. Relic po, ibig sabihin, bahagi ito ng santo. Relic ni San Faustina, kanyang buto, at sa gilid naman ay relic ni Padre Pio. So pagkatapos nito, pahalikan po ito. At tinutulugan rin po natin ang mga Brother of Mercy. Sila po yung mga nag-aalaga ng mga kapatid na may sakit sa isip. Kaya sa paghahandog po ninyo ng mga bigas, dilata, malaki po ang tatanggapin nito ng mga Brother of Mercy. Tulungan po natin sila, mag-alay po kayo ng mga grocery, bigas. Itutulong po ito sa mga kapatid na may kapansanan. At gayon din sa mga kapatid na diferensya sa isip. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas po ang kanang kamay para sa pagbabasbas sa unang gabi ng ating simbang gabi. Liwanagan nawa tayo ng liwanag ni Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ilayo kayo sa araw na ito sa lahat ng sakuna, panganib, pangamba at karamdaman ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain ang inyong hanap buhay upang kayo'y makapaglingkod sa Diyos at sa mga dukha ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyayarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, may pupuri sa pong may kapal. Salamat sa Diyos. Salamat po, Minister, alalapit para sa pagpapalik ng relic. At ang inyong munting abuloy dito ay bibigay naman sa mga Brother of Mercy. Awitin natin muli, ang Pasko ay sumapit. At ikot po ako para basbasan kayo yung mga nais tumulong.